na sa mga Pilipino ang pagkahilig sa mga pagkain kali. Ito ay upang itawid ang panandaliang gutom na kanilang naranasan kung sila ay nasa lansangan. Kabilang sa mga pagkain kali na ito ay ang mga sumusunod. Fishball, kwek-kwek, banana cue, lugaw, calamares, ihaw-ihaw, balut at penoy, sorbetes, sa malamig at taho, mabilis at murang pantawid gutom. Mga dahilan kung bakit nahihilig ang mga Pinoy sa mga pagkain kalye. Bata, ano yung kinakain mo? Ano yan? Masarap yan? Ang pagkain kali ay may tuturing na isang malaking bahagi ng culinary, culture, and history ng ating bansa. Imulang maging aktibo ang pagbebenta ng mga pagkain sa kali noong panahon ng mga Kastila, kung saan ang mga Chinese na pumarito sa bansa ang siyang nagsimula ng gantong aktividad. Sikat noong kapanahonan nila ang pagtirita ng pansit sa kalsada, tinapay, at mga pagkain Chino na lumapit sa panlasa ng mga Pinoy. Nagpatuloy ang ganitong aktibidad hanggang ngayon. Nadagdagan lamang ng ito pang produkto na bunga ng pasasari ng kultura ng kaluranin at ng mga taga-sila. So, ito yung kalamans. Kaya magkano dito? Ay, mo na. Masarap, mura, mabilis kainin, panandali ang pagtawid sa mga nangangalam na sigura liwan. Ito ang street foods o pagkain gali na nagsilipana sa ilang sulok ng ating pagkain. Dahil sa ganitong kaugalian, ikinigipit balikat na mga maninda ang masamang epekto ng di malinis na paghahanda ng pagkain dahil walang mga nagreklamo sa kanilang ginagawa kaya business as usual para sa kanila. Ayon sa isang kilalang gastroenterologist, ilan sa mga sakit na makukuha sa pagkain ng mga pagkain kali ay ang mga sumusunod: diarrhea, amebiasis, typhoid fever, at hepatitis A.
Ayon naman sa Food and Agricultural Organization, lumalabas sa tinatayang 700,000 katao ang namamatay sa food and waterborne diseases sa rehiyong Asia-Pacifico kasama na ang Pilipinas. Ang payo ng dating kalihim ng Departamento ng Kalusugan na si Dr. Enrique Ona, mas mainim na magbaon ng tubig at sariling pagkain upang makaiwas sa mga kontaminadong pagkain na nabibili sa daan sapagkat ang ilan sa mga ito ay nusukan na at nalangawagan pa. Rico.
pwede po magkaroon gaya na po ay matagal ang tindagan ba noon? Ang oras po kayo po buwas na? Ano oras po rin? Sustansya nga ako walang pa. Payo lamang ng dokumentaryo na ito na maging maingat sa ating mga kinakain, maging mapanuri sa mga binibili, maniguro sa kaligtasan ng paghahanda ng pagkain, at maging ehemplo sa pamamahagi ng impormasyon upang maiwasan ang kapahamakan ng ating kalusugan sa mga nagbabantang sakit na maaaring makuha sa limayos na paghahanda ng mga pagkain. Muli, ingatan ang ating kalusugan, maging mapanuri at maniguro sa lahat ng kakainin. Maraming salamat po!